Adobo Recaps here, i-recap natin ang isang episode mula sa TV series Roar na pinamagatang, The Woman Who Was Kept on a Shelf. Nagsimula ang istorya sa isang magandang batang babae, at ang kanyang ina ay isinasali siya palagi sa bawat beauty pageant sa bayan. Palagi sinasabi ng nanay niya na, kung papipiliin ang pagiging matalino at ang pagiging maganda, pipiliin mo lagi ang maganda, at ang mga salitang iyon ay nanatili sa kanya. Ang babae na ito ay lumaki bilang ang magandang si Amelia, isang runway supermodel na may magandang kinabukasan. Siya ay napakamatagumpay sa kanyang trabaho, ngunit nakikita rin niya na ito ay medyo boring. Sa isa sa kanyang maraming fashion show, ay nakilala ni Amelia si Harry, isang gwapong milyonaryo. Ang dalawa ay nagsimula ng isang madamdaming relasyon, at sa lalong madaling panahon, si Amelia ay lumipat sa mansyon ni Harry. Iniisip niya na ang kanyang buhay ay halos isang fairy tale. Isang umaga, nagising si Amelia ng ilang kakaibang ingay, na nagmumula sa opisina ni Harry, at pumunta upang tingnan kung ano ang nangyayari. Nakita niya ang kanyang kasintahan na naglalagay ng isang higanteng shelf sa dingding. Bihira ito para kay Harry, dahil kadalasan ay mas gusto niyang kumuha ng profesional, ngunit ngayon ay na-inspired daw siya. Ang shelf ay hindi para sa kanyang mga libro o trophies, ito ay isang regalo para kay Amelia, na nasweetan kay Harry. Ngunit iniisip na lahat ng kanyang mga sapatos ay hindi kakasya doon. Nilinaw ni Harry na ang shelf ay literal na para kay Amelia mismo, dahil gusto niyang maupo siya roon buong araw. Meron siyang perpektong tanawin ng pool at ng mesa ni Harry, kaya magbibigay daan ito sa kanya na makipag-usap sa kanya habang nagtatrabaho siya. Sa palagay niya ay swerte siya at maglulunsad siya ng malaking negosyo, dahil sa pagtingin sa kanya. Palagi niyang maaalala kung ano ang mayroon siya, at hindi mawawala sa isip niya kung para kanino lahat iyon. Hindi masyadong gusto ni Amelia ang ideya, at pinaalalahanan si Harry na kailangan niyang magtrabaho, ngunit tumugon lang siya na dapat siyang huminto dahil ayaw niya naman talaga ng pagmamodel. Iniisip ni Harry na siya ay extraordinary para mamuhay ng isang ordinaryong buhay, at nais niyang tiyakin na hindi na siya muling mag-aalala tungkol sa anumang bagay. Nangako pa siyang lagi siyang titingnan habang nandoon siya sa itaas. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng mga tao, basta siya ang pinakamasayang tao sa mundo. Bumigay si Amelia at pumayag itong subukan, tinulungan siya ni Harry na umakyat sa hagdan para makaupo siya sa shelf. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng unan, para mas komportable siya. Bago alisin ang hagdan, sinabi niya, ito ay isang magandang tanawin ng isang magandang buhay. Si Harry ay naghanda ng almusal para sa kanilang dalawa, at ngayong mag-isa na siya sa silid, sinimulan ni Amelia na iwaksi ang pagkailang at maging komportable. Nang maglaon, ikinasal sina Harry at Amelia, ngunit kahit sa panahon ng party, si Amelia ay nakaupo sa shelf habang suot ang kanyang damit pangkasal, at pinapanood ang lahat na nag-uusap. Nang magsalita ng talumpati si Harry, humingi siya ng toast para kay Amelia, at siya ay na-flattered dahil sa pagtingin sa kanya ng mga tao. Nang lumalim ang gabi at ang lahat ay nakauwi na, ibinalik ni Harry ang hagdan at ginugol ang gabi ng kasal sa shelf kasama ang kanyang bagong asawa. Sa pagdaan ng mga araw, sinikap ni Amelia na maging busy sa iba't ibang paraan, tulad ng pagbabasa ng mga magazine, paglinis ng kanyang mga kuko, at maging ang pag-exercise. Ang mga ingay sa paghinga na ginagawa niya habang nag-exercise, ay nakaabala kay Harry sa kanyang kausap sa telepono sa negosyo, ngunit hindi niya alintana. Sa katunayan, ang kanyang negosyo ang nakakaabala sa kanya. Dinadalhan siya ni Harry ng mga regalo araw-araw, tulad ng mga bulaklak, makikinang na alahas at masarap na tsokolate. Dinagtagal, ang fairy tale ay malapit ng maglaho. Ang pananatili sa ibabaw ng shelf ay nakakabagot, at kahit na ang katulong ay hindi nakikipag-usap kay Amelia tungkol sa kanyang mga katanungan. Inagaw ng buhay na ito ang kanyang kalayaan, autonomiya at malayang pagpapasya. Hindi na rin siya pinapansin ni Harry, humihinto lang para halikan siya bago umalis, at hindi na siya dinadalhan ng mga regalo. Hindi man lang niya napansin ang magandang damit na suot ni Amelia para sa kanya. Ngayon ay naiinis na rin siya sa anumang ingay na nagagawa nito habang nagtatrabaho siya, at hindi nito pinapansin ang mga pagtatangka nitong magsimula ng isang pag-uusap. Siya ay naging walang iba kundi isang decoration sa dingding, isang literal na trophy wife. Isang hapon, inilabas ni Amelia ang kanyang pinakamagandang damit, umaasa na sana ay sumulyap man lang sa kanya si Harry. Sa halip, napansin ni Harry na ang natural na liwanag ay hindi umaabot sa kanyang mesa, hiniling niya sa kanyang mga empleyado na tulungan siyang iikot ito.
Ngayon ay natigilan si Amelia na pinagmamasdan ang likod ng asawa, at hindi na niya mapigilan ang pagpatak ng mga luha. Makalipas ang 3 taon, nakaupo pa rin si Amelia sa shelf. Narinig niya si Harry na pabalik mula sa trabaho, ngunit hindi siya nito pinuntahan, at nanlalamig na ito sa kanya. Tinawag ni Amelia ang kanyang pangalan at nagsimulang sumigaw, ngunit hindi pa rin nakuha ang atensyon ng kanyang asawa. Ito ang huling araw na sa wakas ay natauhan si Amelia, at nagpa siya na oras na para umalis sa shelf. Napakahirap nito para sa kanya, hindi gaanong mataas ang layo sa sahig, pero matapos ang maraming taon na nakaupo doon sa itaas, tila nakakatakot na. Dahan-dahang bumaba si Amelia, hanggang sa hindi na siya makahawak sa shelf at bumagsak sa sahig. Mula sa pananaw ni Amelia, ito ay isang mahabang nakakatakot na pagkahulog, ngunit talagang mabilis siyang nakarating sa sahig, at hindi nasaktan. Nahirapan siyang maglakad matapos ang ilang taon na nakaupo lang siya doon. Umapit si Amelia sa furnitures para tulungan siyang tumayo, bago dahan-dahan at awkward na naglakad palabas. Nakaramdam muli ng simoy ng hangin sa kanyang mukha si Amelia, at hindi nagtagal ay nagsimula siyang maggalugad, na parang ngayon lang nakita ang mundo sa unang pagkakataon. Habang umiikot sa kaligayahan, hinawakan ni Amelia ang tubig ng pool, inihagis ang mga bola ng tennis, at sumasayaw sa mga pasilyo ng bahay, bago isinuot ang kanyang sapatos para pumunta sa kalye, at umakyat sa loob ng mail truck. Narating niya ang lungsod, nagpatuloy ang kanyang kaligayahan, at nagkaroon siya ng kumpiyansa sa kanyang paglalakad. Siya ay mabilis na kumilos, at sa wakas ay pakiramdam na siya ay bahagi na muli ng lipunan. Niyakap ni Amelia ang truck, bumati sa mga tao, sumasayaw sa ibabaw ng mesa, at nakisakay pa sa isang lalaki sa kanyang Vespa. Napakasaya ng biyahe at nang narating na nila ang baybayin, lumapag si Amelia upang patuloy na mag-explore. Muli siyang sumayaw sa isang stranger, at pinunit din niya ang multa sa park ng isang lalaki. Nakisali din siya sa isang grupo ng yoga, at humahabol sa isang aso. Sa kalaunan, pumunta siya sa dalampasigan, kung saan sinamahan ng flash mob sa kanyang pagsasayaw. Tumakbo siya sa dagat at tinamaan siya ng malamig na alon, ito ang kailangan niya para maibalik siya sa realidad. Pagkatapos, sinubukan niyang makipag-usap sa ilang mga tao, ngunit hindi sila interesado sa kanyang kaligayahan, at tumanggi silang pahiramin siya ng tuwalya. Nakaramdam ng lamig at pag-iisa, nagpa siya si Amelia na maglibot muli sa bayan, hanggang sa makarating siya sa isang makeup store. Napansin niya ang ilang kababaihan na nagpapaganda. Sa kagustuhang maging maganda muli, pumasok si Amelia sa store at ginamit ang mga libreng sample para linisin ang kanyang mukha. Agad na gaman ang pakiramdam niya nang matapos siya. Ang isa sa mga clerk na si Jordan, ay humanga sa husay ng makeup ni Amelia, dahil dito siya nagtatrabaho pero natagalan pa siya para maging expert. Iniisip ni Jordan kung makeup artist siya, ngunit mabilis siyang itinama ni Amelia. Ipinaliwanag ang kanyang trabaho ay umupo na parang trophy, para sa isang milyonaryo. Hindi siya hinusgahan ni Jordan, dahil itinuro sa kanya ng kanyang ina na ang mahalaga ay maging masaya. Sumagot si Amelia at nagbahagi ng kwento tungkol sa mga itinuro ng kanyang ina, na piliin ang ganda kesa sa talino. Sinabi ni Jordan sa kanya na hindi niya kailangang pumili, dahil maaari siyang magkaroon ng pareho. Malaki ang ibig sabihin nito para kay Amelia, dahil hindi niya naisip iyon. Bago siya umalis, sinubukan siyang bentahan ni Jordan para meron siyang komisyon, ngunit walang pagpipilian si Amelia kundi tanggihan ang alok dahil wala siyang pera. Ilang sandali pa, bumalik si Amelia sa bahay at saglit na tumitig sa shelf. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, kumuha siya ng fire poker at sinimulang tibagin ang shelf upang sirain ito. Sa lalong madaling panahon ay nagsimula itong makaramdam ng labis na kasiyahan. Si Amelia ay nagsimulang tumibag ng mas mabilis, hanggang sa halos wala ng shelf na natira. Makalipas ang 1 taon, nagbukas si Amelia ng sarili niyang makeup store, na ang pangalan niya ang Tatak. Ito ay isang malaking tagumpay, at palaging may mahabang pila sa labas na naghihintay. Sa loob ng tindahan, inulit ni Amelia ang mga lumang pattern, nakaupo siya sa isang shelf, na may neon lit sign sa itaas niya na nakasulat na, "Let everyone look." Sa tingin niya, siya ay lubos na maganda at sapat na matalino upang pamahalaan ang kanyang sariling negosyo. Gayunpaman, dumadaan ang mga kliyente para kamustahin siya at tawagin siyang maganda, ngunit hindi sila nananatili upang pakinggan ang mga sinasabi niya, dahil beauty lang ang meron siya, wala siyang brains. Binibigyang diin ng kwento ang pagpapahalaga sa mga individual para sa kung sino sila, paggalang sa kanilang autonomiya,
at pagbibigay prioridad sa paggalang sa isa't isa, at bukas na komunikasyon sa mga relasyon. Kung nagustuhan mo ang video, mangyaring mag-subscribe sa aming channel at huwag kalimutang pindutin ang like button upang matulungan kami.